Inilikas ang ilang taga Marikina dahil sa pag-apaw ng Marikina River hanggang sa second alarm ang itinaas kanina. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Jonathan Andal. Jonathan. Emil, medyo makulimlim pa rin at mahangin dito sa Marikina at sa buong araw ay panakanaka ang ulan. Sa ngayon ay meron na pong 170 na evacuees dito sa Marikina. Inabutan ng pag-apaw ng Marikina River ang sasakyang ito kaninang madaling araw, kaya pinagtulungang itulak paakyat sa kalsada. Pagputok ng liwanag, lalo pang lumawak ang ilog, kaya hindi na makita ang River Park at lumubog ng bahagya ang estatwa ni Marikit. Pagtungtong ng alas 11 ng umaga, pinatunog na ang sirena, hudyat ng ikalawang alarma. 16 meters na ang taas ng tubig, ibig sabihin, preemptive evacuation na. Agad lumikas ang buong mag-anak ni Nanay Rosie. Kahit maliit ang ulan o ano, basta naka-second alarm na umakyat na kami. Kasi nung undoy talaga po, halos hindi na kami nakalabas ng bahay. Pero kahit umaangat ang Marikina River, walang binaha sa mga bahay sa Marikina. Salamat daw sa slope protection at tuloy-tuloy na dredging na nagpalalim at nagpalawak sa ilog kumpara noong 2020. Yan yung taong halos buong Marikina ang lumubog dahil sa bagyong Ulysses. Yun nga lang ang challenge dito. Hindi pwedeng sa Marikina lang gawin yung dredging, kundi dapat buong river system ng Pasig hanggang Manila Bay. Kung silted ang Bay Area, babalik at babalik ang tubig. Pero ang problema ngayon, nagsabay ang masamang panahon, pagtaas ng ilog at ang palarong pambansa na gaganapin dito simula sa Lunes. Ang 25,000 delegado nito nakabilit sa mga eskwelahan. Tatlo rito dati nagagamit bilang evacuation center. Kaya naghanap ang City Hall ng alternatibo gaya ng gym at simbahan. Ligtas naman ang mga delegado dahil hindi bahain sa kanilang tinutulugan. Inorient na rin daw sila sa mga protocol ng lungsod, lalo na sa pagbaha at alarm system. Nangangamba, pero ready kami kung ano ang mangyayari. Kasi alam na namin lahat. At alam din mga bata. Kinakabahan kami kahapon kasi malakas yung ulan. Hindi po kami nagpa-panic dahil baka maapektuhan yung performance namin. We have prepared everything. All systems go tayo. Maaring meron tayong contingency measures lang na gagawin tulad ng mga rescheduling or rescheduling ng mga individual sports activities or sports events kung sakaling talagang malakas na malakas ang pag-ulan. Emil, pababa na ang tubig dito sa Marikina River. First alarm na lang, 15.4 meters sa ngayon. Ditulad kanina na umabot ng 16 meters. Pero palala ng LGU, maging alerto pa rin po dahil posible pa rin tumaas ang tubig sa Marikina River kung umulan ng malakas sa mga bundok na nakapalibot dito. Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Good news mga kapuso! Maari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.